Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon po ay laging sumasa atin, lalo na sa pag-aalay natin ng banal na misa. Samahan natin siya at upang lubos natin siyang masamahan, humingi muna tayo ng tawad para sa ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniyatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong, na iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo sa, ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buong bayang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon, ng ikasyam na araw, ng 4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan
ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng dalawang pader, malapit sa harden ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang aming Sion ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon iyong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Sion, iyong paksa niyong nais nilang awitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Hallelujah!
sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Na makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid ng Pung Nazareno, sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Napakasimple at napakaganda ng ating salaysay sa araw na ito. Pagbaba ni Jesus sa bundok, sinalubong siya ng isang ketungin. Alam niyo, yung mga ketungin ay yung may sakit sa balat. Hindi naman lahat katulad ng leprosy ngayon. Pero basta namumuti ang balat mo noon, nako, tinuturing ka na nilang ketungin. At ang mahirap po sa ketong ay ito, hindi lamang yung ikaw ay mayroong karamdaman, hindi. Kundi sapagkat ibinabawal ka na makitungo sa iyong kapwa-tao. Yun ang mahirap, hindi po ba? Katulad nyo, katulad ko, kung may sakit tayo, pag dinalaw tayo sa ating na mga kaibigan natin, gumaga ang sakit natin. Kung nilalayuan tayo, nako, lalong sumasama ang ating pakiramdam. Kaya napakahirap nung namaging ketongin nung panahon ni Jesus. Kaya itong taong ito, alam nyo, nilabag niya lahat ng patakaran. Hindi siya dapat lalapit kay Jesus. Hindi. Salip, dapat siyang sumigaw ng marumi ako, marumi ako, layo kayo. Ganon dapat ang gawin niya. Ngunit, itong taong ito, sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya hindi lamang sa kapangyarihan ng Panginoon, kundi sa kanyang awa na hindi siya itataboy ng Panginoon. Kaya paglapit niya, agad-agad, sabi niya, kung gusto ninyo, mapapagaling ninyo ako. Yun naman talaga ang gusto ni Jesus eh. Pagalingin siya. Bakit pa ba siya inintay na humingi na pagalingin po ninyo ako? Alam niyo kung bakit? Gusto ni Jesus na ang kanyang pananampalataya ay lalong mabuksan upang lalo siyang maging handa sa pagtanggap sa biyayang ipagkakaloob sa kanya. Kaya naman ang Panginoon agad-agad nagsabi, gusto ko, gumaling ka. At yun, gumaling. At pinapunta niya sa mga pare para sa ganon, patunayan na siya nga ay magaling na, nawala na siyang sakit. Ganyan ang Panginoon. Tayo rin,
Nagsisipunta tayo dito. Huwag kayong mag-alinlangan na magsabi sa Panginoon, Lord, gustuhin mo lang mangyayari ito sa akin. Walang imposible sa iyo at ikaw ay maawain. Kaya po, Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi lang ang inyong sarili ang may pagdadasal ninyo. Pwede rin yung ipagdasal ang ibang mga minamahal ninyo sa buhay. Sabihin natin, Panginoong Hesus Nazareno, maawain ka. At hindi lamang maawain, makapangyarihan ka. Wala kang hindi kaya. Kaya, Panginoon, iniharap ko sa iyo ang aking sakit, ang aking pangangailangan, ang aking karamdaman, ang aking mga pinapasan sa buhay. Panginoon, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. At alam niyo, Panginoon, wika nga ng kanta. Sabi ng kanta, God makes all things beautiful in His time. Oh, tumitiyempo, Panginoon. Titiyempohan niya. Pagka tama ng panahon, ipagkakaloob niya kung ito'y makabubuti sa iyo. Hindi niya ipagkakait ito. Kaya maglakas loob ka. Huwag kang mag-alinlangan. Lumapit sa Pong Nazareno at sabihin, Pong Nazareno, kaya niyo ito. Gustuin lang ninyo, gagaling ako, malulunasan ako, tulungan mo ako, at umasa kayo sa kanyang tulong. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, buong pananalig tayong lumapit sa Panginoon, umaasang tayo'y bibigyan ng lunas sa ating mga pangailangan. Sabihin natin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinantabi at nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami sa iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot naway gabayan ng Panginoon upang makatukla sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdaraho at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos,
Pinalalakas kami ng aming pananalangin, sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin na pag-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butin ng lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalamin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila at mo. O sana sa
pagsiluhod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya, tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibigay sa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinaalaala sa amin sa araw na ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapatid, ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa langit ka, sa bahay ka.
kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesus Kristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatay ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo din. Ipunin niyo kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, tumunod po tayo. Ang mapawin ang
Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaroon ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na San Ireneo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo, Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamagitan ng krusa mo ng maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nilo ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahe na dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At padahin kayo na makapangyarihan Diyos, Ma, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kusami sa umayo kayo, dali ng pananalig sa pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.